Magandang araw mga kapatid, Nakski Vlog. Nandito tayo sa Rusi de Nilopihan para mag-review ulit ng isang motor dito. Ito yung Rusi Kraken 125. So abangan po natin yan mga kapatid kung ano yung meron sa motor na to. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, ay subscribe ka na and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod na video. God bless po, stay tuned. Shall we have breakfast together? Nakski Vlog. Kapatid, yung bagong motor ng Rusi. Ito po yung Rusi Kraken 125. Yan. Ito po yung latest na labas nila ngayon. 125cc. Maganda rin yung design nito mga kapatid. Titingnan natin. Yan. Tapos semi-automatic to mga kapatid, no? Then yung kanyang kulay ay glossy black. And then may green dito, pinaka decals niya, ayan, no? Green. So maganda na rin yung decals nito, simple lang pero maporma, no? Ayan po. Tapos tingnan natin mga kapatid yung kanyang panel. Ayan, sa kanyang panel ay analog pa rin. Ayan, andyan yung kanyang pedometer, odometer, and then yung gear shift, 1, 2, 3, 4, so 4 speed po. Then signal light, then yung sa headlight, and then yung neutral, tapos itong kanyang fuel gauge, no? Ayan, so maganda rin mga kapatid, design nito. Tapos sa kanyang mga switch na ginamit, yan yung high and low, okay din. Then busina. Then meron ding turn signal light and then yung choke, so carburetor type and Euro 3 mga kapatid. Tapos sa bukasan ng ilaw, yan. Tapos yung throttle nya, okay din. Then yung kanyang preno sa harap mga kapatid. Yan po. Tapos isa pang features nito mga kapatid, sa kanyang susian, ayan, no? Meron din siyang anti-theft na ignition, no? Yan. Tapos meron siyang bulsa dito. Maliit. Yan, maliit lang eh, mga kapatid. Iisa lang 'yan. Wala dito, wala. Tapos meron pa siyang carrier dito, oh. Yan, yung pinagandahan dito. Pwede nating ilagay mga kapatid yung pinamili, no? Then dito sa harap, sa kanyang headlight, yan po. So maganda rin yung design, no? Pero yung kanyang headlight ay halogen bulb pa po. No? Yan, pero meron siya ditong chrome design, yan, kabilaan, no? Na kala mo LED. So may ilaw din 'yan.
pag na sinaga ng headlight, no? Okay, tapos sa kanyang mukha, ayan, para din siyang ano, sniper 135, no? Tapos yung kanyang signal light ay halogen bulb pa rin, pero meron din siya mga chrome design dito, so umiilaw din yan pagka binuksan natin yung signal light, no? Ayan. Tapos yan yung mga design niya dito. Ayan, aggressive din yung design, no? Okay din siya, maporma din to, makapatid. Tapos sa kanyang fender, ayan, so okay din. So dapat ito yung mga tatak ng rusin na to, mga kapatid, alisin na rin nila, mga kapatid. Parang mas maganda pag wala yan, o kaya emblem na lang ilagay nila dito yung logo ng rusin, no? Tapos sa kanyang gulong, ito, ayan, ang size ng gulong nito, mga kapatid, ay 250 by 17, tube type, and then naka mags. Then ito yung kanyang disc brake sa harap, caliper nya, then naka telescopic cord, and then ayan, air cooled po. Ayan yung kanyang carburetor, then yung makina nya, so okay din. Then ito yung kanyang preno sa likod, no? Sa likod ay drum brake lang po yung preno nya sa likod, no? Tapos sa putik sa driver, okay din, goma. Then meron siyang kickstart. Ayan. Tapos sa muffler niya, ayan, may cover yan na stainless. Tapos matte black yung pinaka tambucho niya, no? Ayan, okay yan. Tapos ito yung putik sa angkas, okay din, nakiflip din. Then dual shock, mga kapatid. Tapos ang size ng gulong nito sa likod ay 275 by 17, so naka mags din, no? Mukhang matibay yung mags nito, mga kapatid, no? Makapal siya, oh. Then tube type po. Then sa tail light ay halogen bulb pa po, no? Pero yung pagkaka-design din niya ay parang LED yung pinaka highlight niya. Si fender niya sa likod, yan, okay din. And then dito yung grab bar niya, yan, so okay din, medyo premium na rin yung design, no? Tapos ito pala yung susian niyan sa upuan, yung kanyang susi, no? Yan po. Tingnan natin yung compartment. Ito yung compartment niya, maliit lang din. Tapos yung battery nito, mga kapatid, ay dito, nasa ilalim, no? Dito nilalagay. So, mga gamit lang na mga tools or personal na gamit mo. Then yung sa tank, ayan. Ang tank capacity nito, mga kapatid, ay nasa 3.8 or 4 liters. Tapos sa upuan, ayan, may tatak na rusi. Then yung fabric niya ay okay din, so malambot din siya, mga kapatid. Then dito, mga kapatid, yung kanyang cambio. So 4 speed po, puro sa harap lang, mga kapatid. Then may side stand, and then yung center stand niya, okay din. So 125cc, mga kapatid, no? Pwedeng pwede na to, mga kapatid, pang service at sa trabaho natin, mga riders dyan, pwede rin to, mga kapatid, at mura pa, mga kapatid, no? Yan po. So kung gusto natin mag-avail, mga kapatid, ay punta na po kayo dito sa Rusi Dinalopihan branch, Barangay Santa Isabel. Ito po yung branch nila. Yan, marami pa silang mga motor dito. Pero pa palang isang klase, mga kapatid, dito Glossy Sky Blue na Kraken. Yan, dalawa pa yun nandito.